I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Asok Villegas, ha? Punyeta ka. You know what? Ang mga pare dapat hindi minumura, ginagalang. Pero yung mga katulad niyang pare, punyeta ka. Noong panahon pa ni Cory Aquino, ng mga ulol ng mga Kuwangko Aquino na... Hello! Hello mga Maharlikans! Hello po mga ka-DDS! Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay kayong lahat. Kumusta? Nakikita niyo ba ako? Ayan, so tingnan natin to kung anong itsura nito. Ah, pangit. Dapat may lighting effect na ganyan. Alright, so pag-usapan natin ang kahapon na nakaganapan dyan sa EDSA. Sa EDSA, kung saan ay dinaluhan ng ating mga kawawang kababayan na nirecruit ng mga kaparian, you know, mga ang tawag dyan, na mga sinungaling na mga dilawan. Alam nyo, ganito lang yan. Okay, may sabi ko nga po, may pinadala po akong anghel doon para bantayan. Hindi lang ang mga dilawan, kundi bantayan lahat ng tao doon kung ano ang kaganapan. Number one, okay, number one mga palangga. Pinapalabas yung Inquirer, 'di ba? Meron silang balita na libo-libo daw ang pumunta. Okay? Libo-libo daw ang pumuntang mga tao. Okay, which is yung pinost nila, yun pala yung picture na yun, eh kuha dun sa El Shaddai, 'di ba? So fake news na naman. So fake news na naman itong mga mainstream media na yun. Dahil pinakita ko naman po yung video na pinost ko dyan ay personal video po natin mga Maharlikans yun. Direct po yun, galing sa ating kamaharlikan dyan sa Pilipinas na kusang loob, okay, na nagbantay kahapon. I'm very very happy na nakapag-deliver sa atin ng totoong balita. Okay, so ano ba ang panawagan? Diba? Ano ang panawagan ni Asok? Diba? Asok Ulol ni Villegas. Na yun daw po, ulitin natin, na yun daw po ay walang bahid ng kulay, lahat daw ay welcome, puti, pula, itim, yellow. Diba? Wala daw halong politika, iyon ay paghihilom, healing, diba? Healing ng ating bayan. Pero nakita mo naman, dilawan pa rin ang nandoon. Nandoon ang mga anak ng salot ng mga Aquino, nandoon si yung ano tawag doon, yung si Ballsy, diba? Bullshit Aquino, andun si Bam Aquino, si Pagpag, andun si Baboy Drilon, andun si Risa, Virus. Sino pa mga nando doon? Yung Harvey K, yung mga ano ni Robredo. So, nando doon po silang lahat. So, natutuwa po ako kasi yung mismo kamaharlika natin, ka-DDS natin, na nando doon mismo, kinuha yung video na yon. Okay, kinuha yung video na yun, hindi libo-libo ang mga tao doon. Hindi totoo ang pagkarami ilan, 10,000, 20,000 sa mga kasinungalingan nila mga balita. 'Di ba? Dahil po mayroon medyo kasi private yung tao, yung kamaharlika natin. May interview siya doon na taga Baseco. Kaya nga po ang lakas ng loob ko na mag-post about sa mga taga Baseco. Dahil may natanong po siya doon na kababayan natin na taga Baseco. Yun po yung kababayan natin. Ayoko po kasi i-expose yung mga taong yun dahil alam ko biktima po sila. Na-interview na yun na sila talaga ay recruit. Okay? Sila ay grupo-grupo. May listahan pa nga po sila. Nakikita nyo sa video, may roll call sila doon na kung sino yung mga nagpalista, sino ang a-attend. Diba? Dahil unang-una, ayaw lang kasi ayoko lang din talaga i-expose yung na-interview na yun. Yeah, ayoko siya expose kasi nakakaawa po siya. Dahil siya ay nanay na biktima ng kahirapan. Biktima ng mga salot na politiko at mga kaparian at mga madre na katoliko na mga salot. Hindi ko nila lahat, again, katoliko po ako. Okay?
Nung bata ako, nagka-catechesis pa ako, active ako sa lahat-lahat. Pero, hindi po lahat ng Katoliko, diba? Kahit naman anong relihiyon, ay mabait. Katulad na lamang ni Asok Villegas. Yung mga lider sa simbahan na mga madre na imbes na suportahan ang gobyerno, nagpapagamit sila sa mga dilawan. Nagpapagamit sila na sila, you know, I mean, nakikita mo naman tong pari na ito. Ano ang sabi niya? Masahin natin to. Sabi ng walang hiya na pare, na supposedly model natin ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano. My goodness. So, ayan. Models na model natin, ba't wala akong servisyo publiko? Wala akong service. So anyway, iba pala yung phone na nadala ko. So anyway, na mismo na pare, na dapat talagang magbibigay sa atin ng gabay ng mga Pilipino, na Katoliko, na tayo ay pag-iisahin. Pero sila ay nagpapagamit na sinasabi nilang healing at yung isinumpa ang ating bayan dahil sa mga killings na yan. Hoy, Asok Villegas, ha? Punyeta ka. You know what? Ang mga pare dapat hindi minumura yung ginagalang. Pero yung mga katulad niyang pare, punyeta ka. Noong panahon pa ni Cory Aquino, ng mga ulol ng mga Kuangco Aquino, 1987, ng mga Liberal Party, isinumpa na ang Pilipinas. Isinumpa na ang mga Pilipino dahil sa pahirap na ginawa ninyo. Pahirap na panluloko ninyo. Dahil uulitin ko po uli, yung EDSA, okay, na kiniklaim nila na tagumpay nila yon. Tagumpay lang ng mga oligarkiya yon. Dahil noon, hindi pa usong social media, ito rin ang ginagawa nila ngayon. Itong pattern na ito, nananawagan sila na kesyo daw walang kulay, walang puti, walang puna, yun ay paghihilom. Exactly, yun ang ginawa nila noong 1986 na yun. Nananawagan sila, di ba? Maliliit pa tayo noon, mga kaidaran ko. Pero, you know, yung sabi ko nga, you know, sa mga previous na mga vlogs ko, yung mga tao doon na pumunta noong 1986, sinabi ni Cardinal Sin na tayo ay may mga Pilipino ay magmi-mediate lang para sa hidwaan, 'di ba, ng mga sundalo at ng yung both parties para tayo na parang pagkaisahin. Pero yun ay panlilin lang ng grupo ni Cardinal Sin. Ah, sa mga impyerno na rin ang kaluluwa ng pare na yun. Mabuti naman at lahat sila halos na sa impyerno na. So, ang ginawa nila, nanawagan sila sa radyo para kunyari pagkaisahin, pero dinirek sa Malacañang, di ba? Para dahil sa sobrang inggit nila sa mga Marcos, Pangulong Marcos, dahil gusto nila silang maghari, kaya nag-succeed po sila dahil wala pang social media nun. Okay? Ngayon, gusto nilang ulitin, ha? Pulang puti, walang pula, ito'y pagkakaisa, pero mga ulol, ang mga mukha na nanandoon sa EDSA, ay mga dilawang baboy pa rin, di ba? Doon mga baboy Ramo, doon yung mga Corimao, lahat ng mukha na panluloko ay ginagawa nila, di ba? Suot-suot silang sutana, suot-suot sila ng mga madre, na akala mo, mga mababait, pero ang kaloob-looban po nila, ay wala silang inintindi, kundi ang pansariling agenda na pansariling interest nila dahil sa kakapagprotekta nila ito sa mga asong dilawan. Di ba? Mga bugok na dilawan. Punyeta kayo. Pinagbigyan kayo ng Pilipino na maglingkod. Di ba? Simula pa, Cory Aquino, you know, yung demonita, yung anak niya abnormal na tulo laway, na mukhang tanga, na mukhang, you know, walang reaction, you know, walang simpatya sa mga pangyayari sa buhay. Pinagbigyan kayo. Ano ba ginawa ng Pilipino? Di ba, binigyan kayo ng tsansa para sana gamutin ang sugat, gamutin ang sakit ng bayan natin, gamutin, okay, pagyamanin ang bayan natin. Pero anong ginawa ninyo? Ang pinayaman ninyo, okay, ang mga oligarkiya, katulad na lamang yung mga malalaking korporasyon, o, diba, yung PAL na nasingil ng 6 billion, ang Inquirer, ang Mike Corp, at kung ano-ano pa, ilang billion, ano-ano pa ang nasingil dahil sa Duterte administration. Ngayon, dahil hindi nyo na nagagawa, ulit-ulit na lang tayo, punyeta pa, ulit-ulit na lang tayo, kaya nga, yun, patuloy ang pagbablog natin, patuloy ang pagbaboljack natin, dahil pa ulit-ulit silang ng katarantaduhan nila. So ngayon, dahil hindi nyo na magawa ang pagpapalaganap ng droga sa inyong mga kababayan dahil nakat na ang mga pera na pumapasok sa mga bunganga ninyo, mga walang hiya kayo, 'di ba? Ngayon gusto niyo tanggalin ang isang legitimate president na inelect ng bayan. 'Di ba? Inelect ng tao, gusto niyong tanggalin, gusto niyong gagawa kayo ng eksena, palalabasin niyo sa social, sa ang tawag dyan, sa international media.
Palalabasin ninyo na yung mga rally-rally na yon ay lahat yung mga tao doon ay against kay Duterte, ayaw sa mga pangyayari, maggulo ang Pilipinas, pinapalabas nyo. Pero hindi kayo magwawagi at hindi kailanman magwawagi ang mga demonyong mga pare. Yes, mga demonyong mga pare na mga salot sa bayan. Diba? Sabi ko uli, yung mga Katoliko dyan, you know what? Katoliko tayo. Pero hindi tayo mag... yung mga Katoliko lang po, ha? Katoliko ako, sabi ko nga, tagal ko na hindi nagsimba kasi diretso na ako nagdadasal. Diba? Bakit ako magdadasal sa isang pare na katulad? Bakit ako magsisimba sa isang tulad ni Asok Villegas na nagpapagamit sa mga dilawan, ginagamit ang simbahan, ginagamit ang kanyang uniforme bilang pare, ang sotana, ginagamit ang Pilipino para sa pansariling agenda ng mga putang inang mga leader ng simbahan. Hindi ka ba mapapamura niyan, mga palangga? Diba? Ano ang ginagawa ng mga yan? Ha? Diba? Ang tataba. Tingnan mo naman ang itsura ni Villegas. Ang taba. Parang Baboy Ramon na rin. Na nagpapataba sila sa mga donasyon, ano pa ba, mga abuloy, lahat na lang, di ba? Yung mga lahat na lang, lahat na lang, imbis na para sila sa bayan, imbis na nakakatulong sila sa mga maliliit na Pilipino, ang mga pari na yan, di ba? Sabi nga natin, may mga patay, may mga nagpapabinyag, di ba? Hindi ka naman mabibinyagan kung wala kang pera. Sige, sabihin niyo nga po sa akin, yung mga nagpapabinyag dyan, may libre bang binyag ngayon? Ang dalawa kong anak, bininyagan, laging may bayad. So, asan ang makatao dyan? Asan ang makapilipino dyan? Di ba? Dapat yung mga walang pera dyan, tanggapin nyo na, kahit na walang donasyon, wala nang ang pera, wala nang ang panganda eh. Di ba? Nakakagigil talaga sila. Pero syempre, tuloy pa rin ang laban natin. Dahil, hindi ka magwawagi ito, mga nagbabalat kayo na para sa bayan. Di ba? Kasi nakakaloka sila, ayaw nilang tumigil. Ang ganda-ganda na nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Nawawala na ang droga, hindi man totally, but you know, ginagawa ng paraan para maging magkaroon tayo ng matiwasay at magandang gobyerno, pero sila pilit na panglilin lang. At ang nakakalungkot po dito talaga, yung ginagamit po talaga nila, doon po ako galit na galit, doon sa mga Pilipino na mga, yun nga, katulad na sa Baseco, sa Payatas, kung saan-saan, na mga mahirap na lugar, yun ang number one nilang ginagamit. Di ba? Kaya po hindi ko inaaway, hindi ko po kayo inaaway, hindi ko yan kahit kailan, hindi ako nagsasalita ng mga pangit na salita doon sa mga taong yun dahil alam ko sila po ay biktima ng kahirapan, biktima ng kakulangan ng edukasyon. Dahil yan, kung na-edukasyon na natin yan, bigyan ng proyekto, ng Department of Education, lahat yan bigyan ng nutrisyon, sustansyahan ng utak, sustansyahan ang tiyan para hindi ma-recruit ng mga dilawan. Kaya dapat yun ang gawin talaga, which is maganda naman ginagawa ng government natin ngayon. Bigyan natin ng sustansya ang utak ng ating mga kababayan para hindi na po sila nare-recruit ng mga pari na yan, ng mga madre na yan, na akala mo kakampi ng bayan, pero sa demonyo po sila kumakapit. Hindi yan nagdadasal sa Diyos, kundi sa demonyo nagdadasal yan. Bakit ka mo? Kung yan ay mga maka-Diyos, makatao, hindi gagawa ng eksena yan, nagagamitin kayo dyan. Kayo po, na pumupunta kayo dyan sa EDSA. Dahil alam ko, you know, siguro kahit ako, siguro kung wala na ako makain, malamon, o, di ba? Worst, term. Sige, kumakalamang sikmura ako, palaboy-laboy na ako, siguro sasama na lang din ako. Dahil out of kahirapan. Pero kung may mga proyekto sa ating mga kawawang mga Pilipino, siguro naman, hindi ma-influensyahan kaagad ng mga demonyong dilawan at mga pare. Kaya nga po kayo gustong-gustong ano yan eh, influensyahan kayo dyan sa mga mahirap na lugar. Kayo lagi ang nire-recruit at kayo lagi ang nadideprive. Kayo lagi ang hindi nabibigyan ng pansin kasi gusto po ng mga oligarkiya, ng mga dilaw, ng mga sakim. Okay? Magiging bobo kayo habang buhay. Diba? Para kayo'y tatango-tango na lang na parang robot sa kanila. Ha? Diba? Ganun po. Ganun. Kaya gumising kayo mga kababayan. You know, sabi ko nga, ito mga vloggers na ito, okay, na walang tinatanggap na kahit anong kapalit, okay, sa ginagawa nila, kami po ay nagbibigay ng panahon dahil gusto nyo naman, diba? Gusto nyo po na kami ay maging kapartner ninyo para gisingin kayo. At salamat sa mga nagising na. Kaya dun sa mga hindi pa gising, diba? Utang na loob naman. Diba? Huwag na kayo magpapa-recruit. Huwag na kayo magpapauto sa mga hayop na yon, diba? Sabi nga ng angel na pinadala ko, sabi niya sa akin,
You know what, Maharlika, nakakaawa yung mga tao na nakapila doon, na parang iba talagang iba, you know, sabog sa droga. Makikita niyo po, sabi niya sa akin, makikita niyo po ang larawan ng kahirapan. Which is totoo yun. Larawan ng kahirapan na maaawa ka sa mga taong nag-rally doon, na sinamantala ang kanilang kahirapan, sinamantala ang kanilang kahinaan, sinamantala ang kanilang gutom, yung kumakalam na sikmura, dahil nga naman sa 500 o 1,000 o 2,000, makakabili ka na nga naman ng bigas yun o nagatas o whatever. So, I hope nabili nyo po ng bigas, di ba? At least man na nakakuha natin yung ibang pera sa Dilawan. Sabi ko nga, kung bilili nyo ng droga yun, eh, balik na naman ng pera sa mga Dilawan. So, yun ang katotohanan. Di ba? Yun po, Pasko na dito sa Amerika. So, Merry Christmas, 'di ba? Merry Christmas po. Biglang nakita ko kasi Pasko na pula. So, you know, tayo naman ay dapat talaga tayo ay makikiisa. Pero sabi ko nga, hindi titigil ang Dilawan. Hindi nila tayo titigilan. Hindi sila titigil hangga't hindi nila nakukuha 'yan. Hangga't matapos to the last day of President Duterte's term, sa pinakahuli niya, hindi yan sila titigil. Dahil lahat sila, ano sila, eh, may mga task yan, mga yan. Diba? Yung mga report, mga media, itong Raisa Robles na yan, Trillanes, Risa Antivirus, mga punyeta sila, nagkakalat sila kung saan-saan silang bansa para recruitin o sirain. Okay, sirain ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng bayan, at sirain sa higit sa lahat ang Pangulong Duterte. Yan ang pinapalabas nila na si Duterte, masama, 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 lahat masama, at sila mga Dilaw magaling. So yun lang mga palangga. Diba? Isang araw lang yan, ubos pang shabu lang yan, sabi ni Juvie Nawa. Anyway, yun lang mga palangga. So ako, nandito ako sa ano ngayon eh, sa The Grove. May mga taga, nandito yung mga taga DDS sa Grove. Nandito lang ako paikot-ikot. So anyway, mabuhay po kayo. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, na nagwagi na naman tayo. Dahil sa rallying yun, napatunayan na naman natin na ang mga Dilaw ay wala na silang dating sa ating mga Pilipino, kahit magbayad pa sila. Sabi ni Jose Tan, Marcos is the next president. You know, let's look forward to that. Why not? Choke not, di ba? So anyway, mabuhay po. Thank you sa mga flying hearts. Tuloy ang laban para sa bayan at Pilipinas. Malapit na. Malapit na po ang Maharlikang Pasko. Hope to see you. You'll never know. Alright? Mabuhay po.